Ayan, lapin na tuloy. Ayan. ito po yung ating mga silver bullet kanawa. Ayan. Dark legged po. Over sa ating 3-time winner na Joe Black. Ayan. Ito po yung ating 3-time winner na broodcock. Okay, yung mga kasama po niya, mga bullhen lang po karamihan to ng mga silver bullet. Okay, karamihan po dito mga green-legged dito. Yung pong isang breeding pen natin doon, karamihan naman po mga white legged. Okay. O, dito naman po tayo sa isang breeding pen din dito. John Bishop Kelso naman po ang ating mga babae. Over silver bullet na broodcock. Ayan. Ayan. So dito po kawayan, no. Ayan, kung mapapansin niyo po yung mga pugad natin, no. Iniitlogan pero puro paso po ang gamit namin, no. Ayan, may naitlog po sa paso. Paso, puro paso po yung gamit natin. Okay. Ito. Maganda pa po dito actually sa ganito. Medyo presto. Ito po, bakante. Pinabakante ko na po ito. Tayutin po kasi itong isang na ito. Sisirain na po itong ibang pen namin na ito. Tatanggalin na. So, bago po magsimula ang harvest, may iba na po yung mga breeding pen natin dito. Pinatatanggal ko na po lahat ito. Ayusin po lang ito. Ayusin po nila lang ibang style. Okay, dito po yung ating pinaka-paboritong hats na kinocombine sa mga Haskell. Okay, ayan ha. Ito po ang ating original na bone crusher. Bone crusher hats. Sa Haskell side po, light side, light color po sila. Ayan, puro light po ang color ng ating mga inahin dito. Inahin, bulhin, light color po sila. Ito po yung side ng ating bone crusher. Ayan. Ito po ang ating brood bull tag na naglalahi dito. Ayan. Okay, yan po ang combination. Maganda po itong combination na ako na ito. Paborito ko po ito sa mga hatches na minimix natin. No? Ayan. Close-up natin na konti. Ayan. Okay, light color po ito, mga to. Light color po sila. Okay, pero green legs po yan. Sabi ko nga po mga hatches yan. Putak-putak. Good sign po yan. Iitlog. Iitlog. Nagpapababa. Okay. Okay, dito po sa likod na ito, yung mga nasa baba po na ito, tatlong breeding pen lang. Tapos karamihan po nasa kulong po sila no, sa ating mga bakal na breeding pen. Rico, dito tubig ha. Tubig dito. Ayan, dadalawa po kasi ang tao ko ngayon sa Sunday po ngayon. Ayun, yung ating mga early bird nandun po. Hindi ko na malipat. Nandun po yung mga early bird natin. Malalaki na rin po sila. Well, kagaya po ng sabi ko, kagaya po ng mga in-advise kong konting mga tips sa mga additives nila para hindi po sila magkasakit. Kahit po bad weather talaga, kahit po masamang-masama ang panahon. Ano po sila, hindi po sila tinatamaan gawa po nung programa natin sa pagpapalaki. So yung mga binibigay po natin, mga supplements. Yung malalaking bagay para po lumaki silang healthy.
lumaki silang mapupula, yung hindi po namumutla. Kasi ang ibang problema po sa ibang nagpapalaki din, mapapansin nila yung mga alaga nila. Nagtatanong sila, Sir Mike, bakit po yung mga alaga namin ay namumutla? Na binibigay naman namin yung pakain, sapat naman ang pakain. Minsan, hindi naman dahil sa pakain, eh. Minsan nandun sa proseso ng pagpapakain. In-advise ko, kapag ka po nasa pag-aalpas na kayo, 2 months pataas, ay umpisa nyo na po sila sa wet feedings. Kung GMP2 po kayo, basahin nyo lang po yung pinapakain nyo, basa. Parang lugaw. O medyo mano ng konti sa lugaw. Ayan, ganoon lang po, parang matubig po sila. Kahit po konti silang uminom ng tubig dahil yung mismong kinakain nila ay matubig. Yun po nakakapagbigay ng magandang ano sa katawan nila yung tubig. So, maiwasan po yung pamumutla. Actually, kahit po yung mga malalaki na dyan na full grown na brood tag, minsan mapapas nila, biglang nanlilita mukha na mamayat. Kulang lang po sa tubig yun. Change feeding lang po ang ginagawa namin doon. Minsan, wala naman sipon, wala naman sakit, namumutla na lang, nalita mukha, nanipis. Kulang lang po sa tubig yun. Ang gagawin lang po doon, change feeding lang po ang programa ko doon. Change feeding, tapos additional lang ng vitamin sa tubig. Yun po, hindi po antibiotic ang gamot namin sa ganun. Change feeding po talaga na basang pakain ng dos. Kung GMP po kayo, GMP2. Kung Integra kayo, Integra 2, babasahin lang po. Minimum 1 month, makikita mo ng improvement ng manok. 2 months, bukang-buka na po yung manok. Tapos saka nyo na po ibalik sa concentrate kung sila ay mga panlaban nyo. So, para po makarecover muna yung mga galing sa mga ganyan na namamahal. Yun po yung ginagawa ko dito. No? So, regarding po pala sa mga nag-order, no? Eto. Okay, sa mga nag-order po, PM nyo lang po ako. Meron pa po kaming mga pure na class B. Pure class B, tapos sa class A naman po. Sa mga class A po, pinakamarami siyempre yung stag. No? Okay, siyempre, pinakamarami po yung ating class A na stag. Magbibigay po ako lagi ng discount ngayon na bagong taon. Okay, discount na naman. Tumigil po ako sa pag-Christmas sale. Talaga pong bumulusok, kaya pinadeliver ko po muna. Ngayon ay bagong taon, January po, tatanggap na naman po ako ng maraming order sa Class A. Of course, siyempre, malaking discount po. Bakit to? Sabi ko nga lang po, no? Karamihan po, mga stags na lang, ubos na po kami sa babae. Talagang molted. Lugon na po yung karamihan sa mga gamit ko. Itong huling deliver ko, galing na po sa breeding pen namin yun. Talagang baka ho kapusin pa kami sa pagpo-produce ng itlog. Pero sa mga broodstag po, mga winner pa po yung iba sa mga broodstag, winner na. Pwede rin po kayong makakuha at pwede rin po kayong makabail ng discount. Ito mga job lang ito, kakalahat ito. Dito may mga stag pa ako dito. Ayan, yung mga tao nakakapaglinis na lang. Pag maaraw, pag maulan, mahirapan po talaga maglinis. Problema yung ano, weather. Maro-aro. Mateo, kapon, hindi rin umulan na. Ayun, kaya natapos na yung pagmamawer dahil hindi yun. So, karamihan, mga kakulan. Yung mga Joe Black po na karyan. Yan, John Bishop. Ito, winner ko ito. Para nagkaroon lang konting problema lang sa kanan. Ito yung winner ko kay Idol, Jess De Vera ng Batangas. Okay, Idol Jess De Vera ang tinalo namin dito sa JBG. Mga kakit eh. Ito, winner to sa San Juan. Ito, John Bishop Kelso Yellow Pit to. Ito yung mga super galing sa timing. Yung pag binita mo, patuka-tuka lang. Pag pinasok mo, lagpas tao kung sumalto. Angat sarado. Yan, JBK po ito na yellow pit. Ito naman sa mga late-born pa ito. Late-born super sweater. Bloodline. Late-born super sweater, bloodline. Ah,
Tignan nyo, nakita nyo po yung pulit kanina. Kung nanonood kayo, hindi kayo paputol-putol. Ito, ganitong brutal niya. Ah, talaga pong quality yung mga manok dito. Ay sabi ko nga, marami hong gwapong manok. Halos ang manok ngayon, lalo na pag pinag-usapan ay sweater. Puro gwapo sweater. Wala kang makitang pangit na sweater ngayon. Ito, ganito pong tsura ng aming mga sweater pagka po nakaproduce kayo ng mga stags. Ayan. Ito, hindi niya sa... dito ka sa... may silong. Ayan, sweater din po ang iba dyan. Tapos may mga hatos pa. Okay. Ayan, mga joke lang. Ayan. Oh, ilang araw din po akong ano, ilang araw din po akong busy talaga. Subos ko na po makipag-chat muna sa inyo kahit dito lang sa aking video. Ayan, makabasa ko na naman ng mga comment nyo. Of course, hindi naman nawawala yung ating mga basher, no? Pero thank you sa inyo, dumadami yung ating mga followers. Well, mga basher talaga, hindi mabusan, masyadong magaling ang iba. Alam niyo po ako, nung nagsimula ako, sabi ko sa inyo, wala man ako may pagmalaki. Kasi, kagaya niyo ako, hindi naman ako, kumbaga sa ano, nagsimula ako, wala talagang budget kasi nakipagtrabaho nga lang eh. Nag-abroad nga ako, trabaho ko sa Italy, katulong din naman, katulong, domestic helper. Di sabi ko, nagsikap ako eh, kaya nung, ang tao kasi, pag naka-achieve ka na, siyempre, marami kang pagdadaanan. Hindi mo maiwasan yung magalit ka sa iba kasi hindi naman nila alam yung pinagdaanan mo. So, ako, ngayon hindi ko na lang pinapasin yung mga ganun. Basta ako, sa magmula nung nag-focus ako sa breeding ko, yung, siyempre, yung dito sa area ko, Quezon, no? Sinikap ko munang dito sa Quezon, makilala muna ako sa hinahawakan kong probinsya kung saan ako nagbe-breed. So, kita nyo naman po kung gano'ng katinding achievement natin dito. Taon-taon po, lagi po tayong may naiuwi sa ating opisina, trophy. Taon-taon po, ang kliyente natin, nabalik sila. Taon-taon po, nadami. Sa ano po sila, sa parami, hindi po sa pakaunti. Saka, kita nyo naman po kung gano'ng nakalaki yung ano natin, yung napaglalagay natin ng mga manok. Samantalang nung una ako na gano'n ng manok, wala pa yata ang 30 piraso. 30 pieces nung simula ako. Pero, marami din naman akong ginastos na talagang sa pwede mo sabihin sinunog na pera, no? Dahil, ang dami kong in-import na manok noon. Nasa abroad ako, ang dami kong in-import na manok doon, mga imported na manok, bayaran ko sa Western Union, padala dito sa Pilipinas, hybrid nila, mahina kasi hindi ko naman personal na na-select. Ay ngayon po, dito, ay mga kliyente ko ngayon dito, ako na mismo sa kanila nagsasabi na kung hanggat maaari, pasyalan nyo ako dito sa aking farm. Ikot ko kayo, papakita ko lahat ng aking mga bloodline, ng mga palo nila, mga materyales, sa mga palo nila, kahit po nakasalang yan. Binibitaw po namin yan pag may kliyente. Yan po yung pinaka malupit na katotohanan dito sa mga nakakapasyal dito. Halos lahat po ng pumasyal dito, kahit po bumili ng isang piraso lang, iniikot ko siya sa buong farm. Binitaw ko lahat ng manok ng aking mga bloodline para magkaroon siya ng idea. Sabi ko, eto sir. O yan, edi tuwan-tuwa po mga nakakapunta rito. Edi sabi ko nga, para doon po sa mga hindi nakakarating, ako na mismo yung nagagarantiya ng mga combination ng bloodline, yung mga tested mating namin, siniset ko. Kasi hindi naman maiiwasan na may mga kliyenteng siyempre, binabantayan din yung social media ko, marami siyang gustong bloodline ko. Itong ganito, gusto niya i-combine sa ganito, which is hindi ko pa nasubukan minsan, pero parehas magaling. Kaya yung minsan yun ang pinapaliwanag ko. Pwede naman po kayong gumawa ng sarili niyong timpla. Maganda po yun. Lalo na kung magiging successful po yun. Pero kung naghahanap po kayo ng yung tam tested na combination na, siyempre, magtanong lang kayo. Tatanong nyo lang yung na-tested na naman. Minsan, yung combination kasi na gusto nila, kunyari, dalawang magkaibang bloodline ko dito, yung may mating nila, no?
sasabihin ko lang, sir, hindi ko pa nasubukan ng dalawang ganyan. Hindi ko pa alam kung ano magiging resulta. Pero magagaling sigurado. Kaya lang, yung kasing nick, yung tatawag nating nick misan sa breeding, kailangan na tumbok, matumbok mo yung tamang blend para magpanalo po yung mga palahe. Hindi naman po ibig sabihin kasi magaling sa magaling, pinag-combine mo, sigurado na, hindi rin po eh. Kailangan po talaga subukan. Kagaya po ng ibang breeder dyan na como, sikat na sila, lagi nila sinasabi na tested din ganyan, winning line. Pero hindi naman po nakikitang lumalaban, hindi naman po pinapakita yung taon-taon na resulta kasi kailangan po nilang ilaban. Wala pong breeder na nagbe-breed ka lang, breed ng breed, na hindi mo sinusubukan yung manok mo kasi pangit po yun. Paano mo malalaman ang magiging resulta taon-taon kung hindi mo susubukan? Kasi lahat naman po kami, malalaking breeder, kahit pa yung maliliit na breeder, nagpapabanded nga. So, nagpabanded ka, obligado ka na umentry na. At doon mo masusubukan yung entry mo kung matibay. Ngayon, mahirap naman kung isang entry ka lang. Mahirap po yung isang entry lang, parang hindi sapat yun na patunayan na magaling po yung napalahe. O matibay sa panalo, o matibay sa basaan. Marami hong tinitingnan sa manok eh. Matibay sa panalo, matibay sa basaan. Tapos, yung pong magandang ugali, yung cutting, hindi yung cut, yung cutting, ibig sabihin, yung puro papasok ang mga bigay, no? Hindi yung puro pahangin, no? Yung puro patay na langa, patay na lahat ng langa, patay na lahat ng langgam, yung kalaban mo, hindi pa tinatamaan. Ayan po yung mga marami ngayon. Although, syempre, yung mga baguhan natin ngayon, pag nakita nila nag-armalite ang manok, hindi nabibitawan yan. Kahit walang tinatamaan. So, pass tayo sa mga ganyang kliyente. Talagang hindi sila mapipigilan. Tapos, kahit puro talong inaabot nila, doon pa rin sila sa nabili, sa ganung klaseng palo pa rin. So, hindi na sila natututo. Darating at darating po ang time, matututo kayo pag lumalabang kayo sa big event. Di sinasabi kong madidiin na palo, okay po yan. Multiple talaga, maganda. Kaya lang, multiple na madiin. Pagka ho, multiple sa hangin, naku, wala. Talaga pong kahit sa sabungan ay mabubo. Dito sa amin, nabubo na po yung mga ganyan manok eh. Minsan nabubo na, ay napalo ang manok niya eh. Binubo na lang nasa labas, puro palo nga eh. Walang tiyatama. Ganyan. Inaabot na rin po sila ng bull ng mga tao. Yung mga manok na ganyan dito. Eh di, syempre, yung laban dito. At saka, kung kaninong breeder man po yun, hindi naman po natin sila minimension. Hindi naman po natin sila sinisiran. Basta makatulong po tayo sa mga baguhan na matuto sila sa tamang selection, sa tamang breeding. Okay na po 'yon. Sabi ko ako na may hindi nakikipagkompetensya sa mas malalaking breeder. Okay, so may sarili po tayong bawat breeder po, may sarili-sarili pong paraan sa pagbi-breed. Paraan para manalo sa mga laban. Nandiyan na po yung kasama na po yung pagkukondisyon diyan, yung pagdating sa pointing. So hindi lang po isang side yan, maraming side po yan. Okay, dito tayo sa akin, balik tayo sa aking opisina. Ayan, nakakita ko na isang araw, nakita ko sa sali, natanda ko sa kanya dito. Ang ganda. Ayan, meron siyang dito sa aking opisina. Yeah, pasok po tayo sa aking opisina. Ayan. Ayan, so hopefully, ito po ah, dito po sa harap, meron na po tayong mga trophy dito. So dito po, ito po yung 2020. Ito po yung isang pinadala ko dati sa APRA. Okay, naka-champion po tayo ng ano dyan, ng 120-pot. Ayan, may date pa siya, September 13, 2020. Pandemic time po ito. Medyo mahirap po ang ano nun. Ang mga kliyente po namin nun ay mga pribadong tao, malalaking tao. Kasi bawal po yung ano nun. Bawal po yung ano. Ito naman po, ito po yung trophy na wala na po yung ano dyan. Ito po yung nakuha ko nun na sa digmaan pa.
10 win, 1 loss po ito. Nawala na po yung ano, nasira na. Ang dami kong trophy, yung ibang trophy ko, kasi yung mga 3-cup lang nun, wala naman trophy nun, pero ang dami namin 3-cup na laban. Karamihan po dito, mga apatan. Ito po yung pinakalas na nakuha dito sa ano, yung, ito pong gawa ni Sandro. Ito po yung ika-apat na off-color champion ko. Pang-apat, ito po yung 2023. Ah, ito po, 2023 po yan, 2023. Tapos yan po, meron tayo yan. Sa shooting din, sa akin. Yung bata-bata pa ako, yan. Yan, sir. Nung bata-bata po ako, pumuputok din po tayo. Kaya ngayon po, mga gamit natin yan, mga malalaki na, siyempre. Type, mga lisensyado. Ito po yung mga sinalihan natin noon. Okay, lagi po tayong finalist dyan. Yan, sa Pitmaster. Okay. May ibang trophy ko, nawala na iba. Pero ako naipon, kasi dati wala po itong opisina ko na ito. Bias ko lang po ito after ng pandemic, itong office ko na ito. Usually dito ako natanggap ng bisita sa umaga, pag masyado sila umaga. Dito po sa office natin, maliit na opisina. May kainan, kwento nilang, maliit na maliit lang. Ito lang talaga, typical na office lang. Ayan. Ayan, mga kasabong ha! Maraming salamat po. Happy New Year. Kahuli-huli ang advice ko. Ito pong araw na ito, bagong taon, 31, as, kung pwede po ninyong i-keeping po lahat ninyo yung mga manok natin sa kulungan. Kasi delikado po yung mga firecrackers na mahuhulog sa mga tipi natin, sa mga manok natin. Ano po yun? Lason po yun. As soon as matuka nila yun, yung mga lumili, yung mga kwitis. Pagka po may nahulog sa kwitis, na kwitis dyan sa mga malapit sa manok dyan, natuka nila kahit konti lang, patay sigurado yan. Ako, lason po yan. Yung mga watusi, yan, lusis. Watusi, lusis, kwitis, yan, mga ano po yan. Harmful po sa ating mga alagang manok yan. Delikado po. Kaya ako po mamaya dito sa conditioning area ko, ito medyo malapit po sa mga bahay. Itong conditioning area ko medyo malapit po sa mga bahay, kukulong po muna lahat ito. Tapos bukas po, bago ito alpasan dito ulit, bago talian ulit dito, check po mabuti, wawalisin kung sakali man may mahulog. Yan po ah, yan po yung advice ko kasi, anak ko, baka mamaya yung brood ka kanyang super dyan, ako, madali ng paputok. Sayang. Happy New Year mga kasabong! Sana po makakapag-follow, makapag-share po kayo lagi ng ating mga vlog. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat po sa lahat ng suporta.